Hello lovely peeps, welcome to my channel. So for today's video po, gagawa tayo ng Swiss roll. Okay, napag-utusan po ako ni Madam gumawa raw. So dito po, meron po akong 10 itlog na ginamit. Sineparate ko na po yung egg yolk at ang ating egg white. Then, meron po akong corn oil, baking powder, baking soda, salt. So okay, tanggalin muna natin ito. Ayan. Cream of tartar, cake flour, white sugar, at full cream milk, or pwede po kayong gumamit ng low fat milk. So ayan, ito po yung ating mga ingredients. So sabi kasi ni Amo, pwede ba daw akong gumawa ng Swiss roll? So dito, lovely peeps, ipapakita ko lang paano ako gumawa ng pinakatinapay ng ating Swiss roll. Okay, so unahin na po natin ang meringue. So make sure po na walang mantika yung ating mga gagamitin. Ayan, so kailangan talaga isang napunasan nyo pong maigi para po mag-firm, no? Mag-stabilize, mag-soft peak po yung ating meringue, no? Ang hirap namang magsalita, oy. Ayan, so ayan po, at okay na. Nilagay ko na po ang ating cream of tartar. And then, mix-mix lang po natin. Whisk. Ayan. Anong mix-mix in dye? So, ayan. Whisk lang po natin. Halo-halo. Bago naman po natin ilalagay ang ating sugar ng dahan-dahan. So, ayan. Kailangan lang natin ng pasensya-pasensya. Okay. Haba-haba pasensya. Ayan. Dahan-dahan na po ang ating sugar. So kung ikaw, lovely peeps, ay bago pa lang sa aking channel, please like, subscribe po, at pakihit na po ng ating bell notification para update ka po sa mga susunod ko pang video. So Glory's channel po, huwag niyong kalimutan. So ayan, tapos na tayo sa ating meringue, dito naman tayo sa ating egg yolk. Dito na tayo maglalagay ng ating mga dry ingredients. Ayan, naglagay po muna ako ng vanilla, ng ating corn oil, at kapag nahalo na po ito mabuti, tsaka naman natin sasalain yung ating dry ingredients, yung ating cake flour, baking soda, at yung ating baking powder, at yung ating salt. Ayan, salain lang po muna natin para wala naman pong buo-buong sumama doon sa ating dry ingredients, sa ating egg yolk. And then dito po, lovely peeps, ia-add na rin natin yung ating full cream milk, pero hindi po natin ibubuhos lahat. Dahan-dahan lang din po hanggang sa makombine lahat at mahalo talaga mabuti yung ating egg yolk mixture na po. Ayan. So, ganun lang po yung ating paggawa ng ating Swiss roll. Ayan po, check nyo na lang po kasi nilagay ko naman yung ating ingredients, yung tamang recipe nitong ating Swiss roll. So, dito lovely peeps, kahit anong filling pwede nyong ilagay. So, dahil nga po yung aking pineapple filling is kulang, so, hindi ko na po siya pinuno. Pinagkasya ko po talaga siya doon sa ating dalawang tinapay, sa ating dalawang Swiss roll. So, any filling po, pwede kayong maglagay. Pwede rin kayong maglagay ng frosting sa ibabaw. Like, pwede kayong gumawa ng mga chocolate ganache. Pwede kayong gumawa ng buttercream, ng whipped cream. So, kahit ano po, pwede nyo nang ilagay dyan. So, kasi dito po, hindi man talaga sila mahilig sa mga maraming mga cream, maraming filling.
So lalo na ibibigay ito ni Amo sa kanyang kaibigan na very healthy conscious, o ayaw niya po nung talagang tad-tad ng ano yan, ng feeling na dito po kasi yung mga Swiss roll, karamihan nakikita ko ano lang, ang mga palaman lang po nila is butter, yung kaya po is gawa po yan sa egg yolk, may pandan. So yun po yun, yung favorite ni Amo, yung kaya. Minsan gumagawa ako noon, kaya lang napakasakit po sa braso kasi ano, kailangan continuously yung pag-ano natin doon, halo. Hindi tayo pwedeng bumitaw, ganun. Eh, umaabot siya ng isang oras minsan. So, ayan. Hinalo ko na po siya sa ating meringue. So, dahan-dahan na rin natin siyang ifo-fold. So, ganun lang po. At make sure po ha, na naka-preheat na yung ating oven ng 160 degrees Celsius. At least po 10 minutes. So, ang baking time po nito is 12 minutes lang naman. So, ganun po kabilis tayo dito. So, stay tuned na po muna tayo. Lovely peeps, ha? So ayan, tapos na po. Isa lang na po natin. Jaran! Then dito po, lovely peeps, nag-sprinkle po ako ng powdered sugar para naman po hindi mag-dumikit sa ating parchment paper mamaya kapag ka atin na itong ibinaligtad. So ayan, medyo ingat-ingat lang po kasi mainit din yung ating tray. Flip up natin siya. Ayan, so ang ganda po, di ba? Even yung ating pagkakaluto. So dahan-dahan lang po natin alisin itong parchment paper niya sa ilalim. Tapos i-roll na po muna. I-roll na po natin ito pagkalagay na ng filling. So hindi ko na po siya pinalamig. After po kasi nito, ayun na, naglagay na po ako ng filling. Tapos ni-roll ko na po siya. So okay lang kasi hindi naman po buttercream or whipped cream yung aking i-filling dito. So hindi po siya matutunaw. So ayan, nakita nyo, napakakunti lang ng aking pineapple filling. Actually po talaga, ito po talaga is dapat gagawa po ako ng pineapple tart. Eh nakita ni among babae. Ayun, kaya sabi niya kung pwede akong gumawa ng Swiss roll, so yun na lang. Hindi na ako gumawa ng tart. Ito na lang Swiss roll kasi nga request. So ayan, kung makikita niyo, 'di ba, ang konti lang talaga. So okay lang po 'yan kahit konti lang yung kanyang palaman kasi
Masarap pa rin po talaga yung tinapay niya. Tapos so sobra po siyang ano, soft and fluffy talaga yung ating tinapay. So ito, lovely peeps, pwede natin pagkakitaan ito. So pwedeng pangmeryenda ng ating mga Junakis o 'di ba? Pag may party-party, ayan, ito yung madaling gawin. Tapos bahala ka na mag-decor diyan sa ibabaw kung anong yung mga ilalagay mo. Kung gusto mo naman ng chocolate Swiss roll, mag-add ka lang ng cocoa powder doon sa ating dry ingredients. So, ang mangyayari po nyo, magbabawas ka lang ng mga 1 tablespoon ng ating cake flour, then papalitan mo po siya ng cocoa powder. So, ganun po siya. Tapos, yung the rest na recipe po na ingredients is, yun na po yun. Pareho lang. So ayan, nagbawas lang ako dito sa ating gilid para po naman magkasya doon sa kanyang paglalagyan. O, di ba? Ang ganda. So ganun din ang gagawin dito natin sa isa pa. Pareho lang. Parehong procedure lang po ito. So ayan, dahan-dahan ko siyang inalis. So ganun lang po. Inulit ko lang. So I hope na nag-enjoy po kayo sa ating baking ni Inday, ano? So ayan, hindi pa po talaga ako yung totally nakapag-tutor dito kasi nga limited yung ating paggawa ng ating mga baking. So ito, tulad nito, napag-utusan lang na gumawa. So kaya nakapag-vlog din ako. Then kapag may mga orders ako, yun po. Pero kung noon pa talaga, way back 2015, 2016, kung talagang ako ay nagbablog na noon ako, baka po nag-grow na talaga yung aking channel. Pero yun nga, hindi naman kasi ako marunong mag-vlog. Hindi ko alam yung mga apps na ginagamit. So inaral ko pa po muna. Ayun. So far ngayon, medyo okay-okay na siya, pero talagang hindi pa rin ganun kaganda yung quality ng ating video. So, inaaral ko pa po yan. So, ayan. Natapos na rin yung ating pangalawang Swiss roll. Thank you for watching, lovely people. Sana po nag-enjoy kayo. God bless po sa ating lahat at lagi po tayong good vibes.